natin ngayon ang ikalawang aspekto ng pandiwa, ang aspektong nagaganap. Ito ay aspekto ng pandiwa na nagsasaan ng kilos na ginagawa pa o nangyayari pa sa kasalukuyan. Maaari natin makilala ang aspektong nagaganap sa pamamagitan ng pagbuo ng salita na gumagamit ng iba't ibang panlapit. Halimbawa, una, gumagamit tayo ng panlapit nag na sinusundan ng unang pag-ibig ng salitang gat na sinusundan muli ng salitang ugat. Sa ating halimbawa, ang salitang ugat natin ay sayaw at ang unang pag-ibig nito ay sa. Ginamit natin ang panlapit nag. Kaya nakabuo tayo ng aspektong nagaganap na nagsasayaw. Gamitin natin ito sa pangungusap. Nagsasayaw ang mga mag-aaral na lalabok sa paligsahan. Dalawa, gumagamit tayo ng panlapit na sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat na susundan muli ng salitang ugat. Ang salitang ugat natin dito ay tuwa. Ang unang pantig ng salitang ugat ay tu. At ang ginamit natin panlapit ay na. Kaya nakabuo tayo ng aspektong nagaganap na natutuwa. Natutuwa. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang mga magulang ay natutuwa kapag nakikitang malusog ang kanilang anak. Ikatlo, gumagamit din tayo ng panlapit kung na sinusundan ng unang pantig ng salitang ugat at susundan muli ng salitang ugat. Ang salitang ugat natin dito ay awit at ang unang pantig nito ay a. Gumamit tayo ng panlapit kaya nakabuo tayo ng aspektong nagaganap na umaawit. Umaawit. Gamitin natin ito sa pangungusap. Umaawit sa entablado ang anak ni Mrs. Reyes. Ika-apat, gumagamit din tayo ng panlaping at inilalagay natin ito sa gitna ng unang pantig ng salitang ugat. Ang salitang ugat natin dito ay kain at ang unang pantig nito ay ka. Inilagay natin ang panlaping sa unang pantig ng salitang ugat o sa gitna ng unang pantig ng salitang ugat. Kaya nakabuo tayo ng aspektong nagaganap na kumakain. Kumakain. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang mga bata ay kumakain ng masustansyang prutas. Ikalima, gumagamit din tayo ng panlaping in at inilalagay natin ito sa gitna ng unang pantig ng salitang ugat na susundan muli ng salitang ugat. Ang salitang ugat natin ay hatid at ang unang pantig nito ay ha. Inilagay natin ang panlaping in sa gitna ng unang pantig na ha na sinundan muli ng salitang ugat. Kaya, nakabuo tayo ng salita na nasa aspektong nagaganap na hinahati. Hinahati. Gamitin natin ito sa pangungusap. Hinahatid ko ang aking kapatid sa kanyang paaralan. Ngayon, subukin mo. Piliin kung alin sa dalawang pandiwa sa pangungusap ang nasa aspektong nagaganap. Mayroong dalawang pandiwa sa pangungusap, ngunit pipiliin lamang kung alin dito ang nasa aspektong nagaganap. Unang pangungusap, maglalampaso siya ng sahig, kaya winawalisan ko muna ito. Ang pandiwa sa pangungusap ay maglalampaso at winawalisan. Alin sa dalawang pandiwang ito ang nasa aspekto nagaganap? Sagot, winawalisan. Ikalawa, siya ang nagtanim ng halaman.
kaya dinidiligan ko ito ngayon. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagtanim at dinidiligan. Alin sa dalawang pandiwang ito ang nasa aspektong nagaganap? Sagot, dinidiligan. Ikatlo, nilabhan ko ang mga damit, kaya sinasampay na niya ito. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nilabhan at sinasampay. Alin sa dalawang pandiwang ito ang nasa aspektong nagaganap? Sagot, sinasampay. Sunod, magluluto si inay ng ulam, kaya hinihiwa ko na ang mga gulay. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay magluluto at hinihiwa. Alin sa dalawang pandiwang ito ang nasa aspektong nagaganap? Sagot, hinihiwa. Sunod, tumulong na ako kay inay kaya si ate ang naghuhugas ng plato ngayon. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay tumulong at naghuhugas. Alin sa dalawang pandiwang ito ang nasa aspektong nagaganap? Sagot, naghuhugas. Ngayon naman, magbigay ng pandiwang nasa aspektong nagaganap mula sa salitang hugas. Takbo. Anong salita ang mabubuo natin na nasa aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na takbo? Una, tumatakbo, tinatakbo, at nagtatakbuhan. Ang tatlong salitang ito ay nasa aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na takbo. Ikalawa, basa. Bumabasa, binabasa, nagbabasa. Nakabuo tayo ng tatlong salita na nasa aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na basa. Ikatlo, luto. Nagluluto, niluluto, nilulutuan. Ang tatlong salitang ito ay nasa aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na luto. Sunod, lakad. Nilalakad, naglalakad, lumalakad. Ang tatlong salitang ito ay halimbawa ng aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na lakad. Aral. Inaaral, nag-aaral, pinag-aaralan. Ito rin ay mga halimbawa ng aspektong nagaganap mula sa salitang ugat na aral. Kaya, inyong tandaan, ang aspektong nagaganap ay mga salitang kilos o galaw na ginagawa pa o nangyayari pa sa kasalukuyan.